minute you forget about justice anywhere in the world, that's the beginning of the breakdown of society. I always tell my co-inmates, if you want to give up tomorrow. When tomorrow comes, tell them, I'll give up tomorrow. When tomorrow comes, I'll give up tomorrow. Hi guys, welcome back to my channel. And guys, I'm with my cousin Jumai here. And guys, today's video, we are going to do a reaction video of this documentary about the Chung sister. This title is Give Up Tomorrow. So this was requested from one of my friend. Nag-request siya guys na magawa ako ng reaction video about this documentary. So we are here now doing this. And guys, konting backstory or something lang guys ha. And this is Give Up Tomorrow documentary is about the Chung sister that was raped and killed in Cebu City, right? We failed to do this also because first we are from Cebu City, and I think that time when this happened we are still young, because this happened way back 1997. Yeah, way back July 16, 1997. So guys, we are going to watch this Give Up Tomorrow, only the trailer now guys. I'm going to link down below yung site kung saan nyo siya pwedeng makita full kung gusto nyo siyang makita yung buong documentary. So guys, we are now watching this Give Up Tomorrow trailer first, and then we're going to say what's our thoughts, right? So so now guys, we're gonna watch together. Tanawon ka itong kanang pagsood nila sa kuan ba? Ay ka na sa kuan makapitul. Ano ito ang judge? It's not fair. My God, watching this, makahilak ko. He doesn't deserve to be there any more than I do. Or like you do, because he didn't do anything to the Chung sisters. Somewhere, somehow, sometime, the truth will still come out. I just hope it won't be too late. About justice anywhere in the world, that's the beginning of the breakdown of society. I always tell my co-inmates, if you want to give up tomorrow, when tomorrow comes, tell them, I'll give up tomorrow. When tomorrow comes, I'll give up tomorrow. So guys, yan yung trailer niya, pero yun na nga guys, gusto nyo makita yung full, dyan guys sa baba makikita nyo yung full version niya ng documentary. And guys, while watching even the trailer guys, nakita na namin kasi ni ate yung buo, full na documentary. So watching this trailer guys, nang aano yung balahibo ko, paano ba yan kasi sa Bisayan, sa tatay ng limbat akong balibo, tumatayo yung aking balahibo. Oo, diba? So guys, So ate, ikaw, anong ma-react mo doon, te? Kasi we're watching that
full documentary, ano yung ma-react mo at first yung nakita natin yung full version niya? But parang abogado lang tayo dito. Well, anyways, hindi naman tayo mga abogado dito. Hindi natin masyadong alam ang justice. But sa opinion lang natin bilang nanonood, bilang this is only our opinion, only guys. Huwag nyo kaming i-judge din kasi this is our reaction on what we see, you know. So, at yan. First, diba, at first, maawa ka talaga sa Chong sis, sa parents ng Chong sisters. Kasi, syempre, ikaw pa naman na mawala ng kapatid at saka yung mga kamag-anak, diba? Mm-hmm. But, when you watch the full of the Give Up Tomorrow, you will realize din na naging unfair din ang justice. Kasi, at first, is hindi nila binigyan ng chance na ma-identify yung body ng Chong. Meron silang nakita isang body, pero hindi pa rin nila ma-identify if it's one of the sister yon, is kung si Mary Joy ba yon or si Jacqueline. Kasi when the defense counsel nag-ask sila ng na magpa DNA test ng body na na-found ng mga police, inaresto yung mga defense lawyer. So inaresto sila ng judge, pinakulong sila. So hindi talaga hanggang ngayon hindi alam kung talagang ang nakita doon sa bangin sa edge sa cliff na yon ay body ni Mary Joy or ni Jacqueline. At the second din is hindi rin nabigyan ng chance si Paco Larañaga na magbigay ng kanyang side. Because dapat kasi sa siguro lang meron naman tayong law, 'di ba? So dapat kasi meron tayong privilege to defend ourselves. So hindi na nabigyan ng chance si Paco. So kung mag-watch kayo ng full video, makikita nyo during sa hearing na nagre-raise talaga ng hand si Paco kasi gusto niyang mag-defend ng sarili niya, kaya lang hindi talaga siya binigyan ng chance. Parang sa akin lang, I don't know kung ibabash niyo ako, guys. Sa lahat nang nakita ko na sa documentary, talagang maraming bias ang nangyayari doon sa paglilitis. And then one thing, guys, yung judge na nag-hatol is after I think 3 years or a year. I don't really know the exact year kasi nakalimutan ko, guys. But nagpakamatay siya doon sa Waterfront Hotel. Doon siya nagpakamatay. And ayun, may letter siya na from suicidal note. Suicidal note, ayun. And guys, isa pa ha, mayroong isang kasabwat daw dito sa ginawa nila ni Paco. Ito ay si Rosha. Kita mo yun, te? Si Rosha. Sabi niya kasama daw siya doon, kasabwat daw siya doon sa nag-rape, nagpatay, tsaka naghulog doon sa bangil. Kasama daw siya doon. And ayun, background lang nitong si Rosha is dati siyang nasa US, and then mayroon siyang dalawang Bulgari, yung pang-angawat na case sa US. And then back in Philippines, yun na nga, naging kaibigan daw niya sila ni Paco and the rest of the suspect, and then iyon ginawa nila daw yung krimen na nagawa nila. And siya yung isa sa naging siya yung isang naging star witness sa side ng Chong family. And then yun, ang nangyayari is si Mrs. Chong is nagdalaw pa siya doon kay Rosha. Binigyan niya ng damit, binigyan niya ng cake, tapos may mga madre pa na nag-aano sa kanya doon, nagpe-prayer. And after a year din, napawalang sala din siya at lumabas. Nakalabas siya sa kulungan. And the rest are still in the jail until now. So, kung ako yung magulang na namatayan or na-rape, I don't think nagbibigyan ko pa ng something or ng time yung taong isa sa pumatay sa aking mga anak, you know?
isang ano lang guys, isang it's making me, I don't know. It sounds like weird. Like really guys, it sounds weird that a parent doing that to a one of the suspect of your daughter's, you know. Siya yung isa siya kung totoo yung sinabi niya na isa siya doon sa naggawa ng krimen. So ayun yung masasabi ko about that and to the family of Paco, they are very cooperative. Yeah, to the police investigate. Even during the investigation talaga yung ang family ni Paco is they are cooperative. Even I think harass the hacienda. Hacienda. Oh, yung pinakalakal. They're helping the police. Mm-mm. Kasi alam nila kasi nawala talaga kasalanan si Paco. Imagine ka 40 witnesses na yes, voluntarily na gustong mag-witness for Paco. Even the teachers, the all the school campus ng Manila, they signed a sworn statement na Paco was there, he took the exam, yeah. And then how can you imagine na from kung nangyari yung incident sa July 16 or 17, kung nangyari yun, how can you imagine yung isang tao from Cebu to Manila, siba? Ano, may pakpak siya, ganun lang. Oh, tsaka dapat may record siya sa airlines or di ba kung magbarko man siya. I don't think isang araw lang ang barko from Cebu to Manila, Manila to Cebu. I think hindi yan. Yeah. Oo, di ba? Kasi napatry naman tayo magbarko. Ay, may picture pa. Yung picture that night na lumabas sila yung Katipunan Resto ba yun? Meron yung with picture. The friends with Paco's friends and classmates, yun. So meron silang picture doon. Ang ano lang daw ng mga police at judge ba yun na yung upuan daw ni Paco is iba yung kulay. Kaya ganun, parang inano lang daw yung ini-edit. And I don't think so that time na mayroong editing na nangyayari that time na meron na siguro pero hindi rampant na not that fast na magawa agad-agad yung picture na ganun, right? I don't think so. Mm. One more thing pala guys, meron tayong titingnan ngayon na video itong Give Up Tomorrow the First Lie. Ito yung nagsasalita itong isa sa naging witness din daw sa nakita. Basta tingnan natin to guys ha. Isa ito sa naging witness na doon sa Cebu. So ito yun guys. Tingnan natin. Nagkamata ko, mga tulog pa lang kabuwan. Tulog pa lang kabuwan akong bata. Sige, guna. Nadaghan, mantusir. Uy, daghan nga magbalik-balik. Di na, sa amo. Gikuan ako. Ilan akong gida dito gali sa opisina na to. Biling arister ka. Dito ka ang kostinood. Kaya bakong ko nga nakatulo, pakabuwan. Anak ko, na ako nadungog. Pero, gili man ko kumahibong. Kaya mirpulis man sa gabi, ino. Naarabad yung daghan rabad yung mga gika ng mga mangunong niya. Ikahuibis, mga lugo, tabo na guna ko. Daghan ng mga mangunong yung mga baka, mga kabawan. Umaw na kong pagto. Oh, wala ko nag-ingon nga. Muni mo na, ana, wala may nagpuan ba? So, man, iimuan ka ka ng ipapirma ka ba? Ipapirma ko nila. Ipapirma? In English, man. English, di ay. Dito na. Wala ka sabot. Wala ko kasabot, sir. Kaya dili man binisaya. In English man to niya. In simple na anak ko sa kuwang sir, pwede ba binisaya on, sir? Or masaktan ako, sir. In English mo na sila. Mapataka ako diyan. Kuwang, sir. Di ko kasabot. Kay mubo naman ko gado. Tensa. Dibutang na dito, sir, nga. Doon ako na yung mga auto nga puti. Nakita. Ilan ang ibinisaya na humana ko pirma. Ganaan di ko nga. Basta ikaw, nakakita ka nga, naay ni parking sa inyong nga auto nga puti. Ikaw, di mismo ko kita. Sir, dili. Sir, makasaan. Dili kung angko na na. Sir, wa man kong kakitaan na. Sir, wa man kong manaok. Mahulog, hinapapirma lang. Sign.
Itibi na ko, nga maupo na na ako, libong ko siya, kung ano man nga, ang akong istorya, atubang atong mga pulis, maura man to. Hindi makita si Tibi, hindi sa nga ko. Itibi biya na yung kunila biya. Ah, so si Tibi. Kulbaan ako, mayo, mauto, naana, di kula, di ba ka to, unsa na ka to. Ah, pagka maguba na yun, may balihin mo dito, pikas. Ang mga hadlo, maana sila nga, ala, naapili mo nga lang ito, basig kuutun ka, pati yung kain ko. Ako, pobre man ko, kasi may ko anak ko nga, kuutun man ko. Kani, bakit ko? Nana, nangadlo sa saga na ko. Mga bata, nangadlo ko yan. Wala taong tumuna, sir. Uy, nga nung matawag ko, naana ko na istorya ha, sir. So yun yun guys ang the first lie. Siya yung first na naging witness dahil doon sa statement niya na pinirmahan doon sa police station, you know. So doon siya nakatira. Kaya siya yung kinuha ng police, dinala sa police station at pinapirma siya doon ng isang papel daw na affidavit na hindi daw niya naintindihan kasi English. Kasi Bisaya lang naintindihan niya. Pina-explain niya doon sa police kung ano yun. Sabi ng police, ako bahala sa'yo, ganyan, pirmahan mo na lang yan. Ayun, isa yun guys, see? Isa yun sa parang weird talaga na nangyayari na, I don't know, bakit ganun? Pinapirma, di ba? So weird, bakit pinapirma ka ng papilis na hindi man na in-explain sa'yo kung ano nangyayari. Tapos sabi niya, dapat daw i-straight itong, ano, dapat, sabihin yung totoo. Mismo siya ang nagsabi niyan, di ba? Sabi niya doon sa interview, dapat maano daw yung katotohanan. Okay. And as of now pala, si Paco is na-transfer na pala 8 years after the trial, di ba, nakulong sila. Kasi natulan sila ng lethal injection. That time with Irap Strada. Mm-hmm. And then when Gloria Arroyo became the president of the Philippines, so, ayun na, naging nawala na yung life sentence na lang nawala na yung lethal injection and also yung family and friends ata ni Paco, family niya is nagano talaga ng tulong galing sa Spain na government, ayun nagkaroon kasi si Paco is ano siya Spain citizen Spanish citizen siya. Hanggang ngayon guys, they fight for the true justice, to reveal the true justice. Kasi guys, you know, for me talaga, naawa ako sa parents ni Paco. Diba? Naawa ako sa And guys, while watching that full documentary, naiyak ako. And then, after the, almost in the end, nainis ako. You know why? Dahil dun kay Mrs. Chong. Kasi nalaman niya yung itatransfer na si Paco sa Spain. Kahit nakalit siya, pero yung pagka-interview niya sa kanya, guys, tawa siya ng tawa. Natawa ng tawa. Naawa ko sa kanya at first. Pero nung na-interview siya nung ganun, natawa siya ng tawa. Sabi niya, baka daw mapatay niya si Paco. Baka mapatay daw nila si Paco. Yun. Tawa siya ng tawa. I don't know kung ano yung nasa isip niya, guys. I don't know talaga. Weird ako sa kanya. And yun lang ang para sa akin, guys. That's how I react when she laughed, you know? Weird. So, ayun na nga, guys. Kung gusto niyo talaga siyang mapanood fully and maintindihan fully yung documentary ng Give Up Tomorrow, so watch that, guys. And kayo na lang din ang mag-react kasi mayroon talaga kayong mabubuo na ano, pagsususpecha. Ayun. Kasi while watching that talaga, mayroon kami mga, wow, talaga ganito ang justice dati. Ganon. And mayroon din kayong mga feeling na nanaawa, mayroon din kayong feeling na naiinis,
So, yeah. So, ayun guys, yun lahat ang aming reaction, dalawa ni ate, tungkol dito sa Give Up Tomorrow documentary and dito sa Chong murder case. And I hope meron kayong kunting natutunan or na at least may idea. May idea kayo dito sa aming pagre-react sa documentary na to. And guys, thank you so much for watching, and if you enjoy, please don't forget to give us a thumbs up. And also guys, kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-click yung subscribe and also yung bell dyan sa baba para ma-notify kayo every time may bago akong video. So guys, thank you so much and see you on my next one. Bye!